welcome to my YouTube channel again. Ang gagawin natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano pa gumawa ng dessert na masarap sa limang ingredients lang. Yup, you heard me. Limang ingredients lang ang kailangan natin para sa isang masarap na dessert ngayong Pasko. And ito, I guess, swak na swak to sa budget nyo kasi nga, mura lang ang bibilihin yung mga ingredients. Pero, masarap siya. So, try it on Christmas. At the end of this video, I just wanna make sure na makita nyo kung paano ba ang process na gawin ito. Okay, ang unang preparation natin is yung mangga. Make sure na bibili kayo yung matamis na mangga at yung hinug na. So, ikakat natin siya ng maliliit na pieces na square, like this one. And then, ilalagay muna natin sa cup. And then, ilalagay sa fridge. So, guys, ganito ang itsura ng mangga na pinag-cut ko. You see this one? Yan, ganyan ang itsura niya. Ganyang kaliit, okay? So, ilalagay ko muna siya sa fridge. Para for 15 minutes, ipiprepare ko muna yung pangalawang ingredients natin. For the second ingredients, I have the heavy whipping cream. And also, meron akong hand electric mixer. Kung wala kayo nito, pwede rin kayong gumamit ng manual. So, I'm gonna put like 2 cups dito sa bowl. So, 2 cups muna ang kailangan natin. Let me show it to you ng malapitan. I know na napakalayo. So, 2 cups lang ang kailangan natin. So, ayan na yung 2 cups natin. You see? 2 cups. So, ilalagay natin dito sa bowl. Pagkalagay natin ng 2 cups, imimix natin siya ng 3 to 5 minutes. So, pwedeng electric. Kung wala kayo nito, sabi ko nga, pwede nyo namang i-manual, i-whisk. Okay? So, I'm gonna show you in a medium speed. So, after 3 to 5 minutes na na-whisk nyo na, maglalagay na naman kayo ng other 2 cups. Okay? Dun sa minix nyo kanina. So, I'm gonna put it 2 cups again. Right there, okay? And then, we're gonna start mixing it again 3 to 5 minutes. Ilagay ko na yung pangalawang 2 cups of heavy whipped cream. So, i-whisk natin ulit ngayon. I-mix yung heavy whipped cream. Ngayon, ang susunod naman nating ingredients is the condensed milk. So, pareho lang, half muna. So, ilalagay muna natin ng half. So, condensed milk na half lang. And then, mag-i-start na naman tayong i-mix yun. I-mix na natin yung half na condensed milk. And then, after that, yung pangalawang half naman na condensed milk, okay? Na-continue mixing this with 1 more minute. Tapos-tapos na itong ating pangatlong ingredients. And then pupunta na tayo sa ating pang-apat na ingredients. And then isa na lang, tapos na tayo. Let's keep mixing. So, I'm gonna show you how to do this too. So, pwede rin naman manual, ganun-ganun ninyo lang. Kaya lang, mas matagal siya ng konti sa electric, syempre naman, no? And then, ganito na siya ngayon, a little bit thicker. So, pupunta na tayo sa ating pang-apat na ingredients. Nabit ko na kaagad yung whipping cream. Maglalagay naman tayo ngayon ng vanilla extra. Isang teaspoon, okay? So, make sure it's a teaspoon of vanilla extra. So, I'm gonna put it right now. Right there.
And then after you put in, imimix na naman natin ulit ng siguro mga 30 seconds lang or a minute. So tapos ko nang mamix yung vanilla extract dito sa ating whipping cream. Ngayon, I'm gonna get the mango from the fridge na sinet aside ko kanina. So andito siya. And then I have a pan here na ilalagay natin yung graham crackers. And then magpe-plating na tayo. But one more tip. Kung hindi kayo makakikita ng matamis na mango, but I'm sure, 100% sure na sa Pilipinas, madaming masarap at matamis na mango. Pero dito kasi sa Amerika, ang hirap kumuha ng or bumili ng masarap na mango. What I use is, ito siya. Ito yung secret ingredients ko sometimes. So, ito, matamis to. So, ito yung inilalagay ko. Tinatanggal ko lang yung syrup niya. And then, naka-dice na siya. So, ito yung ilalagay ko dito sa mango float natin. Guys, plating na tayo. So, I have the graham crackers here. Ilalagay ko lang siya dito sa aking baking pan na ganito, okay? So, isa. Dalawa. So, apat yung magkakasya dito. Ayan, ganyan siya. Or tapos dito sa side, ito kasi mga graham crackers na to, meron siyang gitna, napuputuli na ganito. Ilalagay mo naman sa side. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya ngayon na malapitan. Wait, let me just cut this a little bit smaller. Para kano siya. Ayan. So, ipapakita ko siya ng malapitan. Look. So, ganyan siya dapat. Okay? And then, I'm gonna put the cream first dito sa aking graham cracker, sa top ng graham cracker. So, ayan. So, ilalagay ko ang cream dito sa graham crackers na ganito. Sarap ng amoy ng mango, guys. Oh my God. Naamoy ko siya from here. Ang sarap-sarap. So, lagyan nyo lang ng ganyan yung graham crackers nyo. Hanggang sa matakpan siya ng heavy cream, okay? After that, we're gonna put mango on top doon sa whipped cream na nilagay natin at saka yung sa graham crackers. So, ganito lang siya. Yan. Okay? And then, another layer ng graham crackers again. And so on and so forth. So, ganun lang siya. Continue hanggang sa makaapat kayo ng layer ng graham crackers, tapos yung whipped cream, tapos yung mango. Sa last layer na ako ng aking graham crackers. And then, ito na yung last na ilalagay ko. And then, that's it. Tapos na. So, I'm gonna show you kung ano yung finished product pagkatapos dito na ilalagay nyo on top. So, pinaka-last layer ko ng graham crackers. So, this is the last layer na. So, ngayon, dapat maganda yung presentation natin sa taas. So, I have more na mango dito. So, ilalagay ko lahat ng mango dito sa harap or dito sa gitna ng ganito. Okay? Like that one. Yan. So, nasa gitna lang siya. Yung pinakamaraming mango na nakikita nyo. And then what I do is, I'm gonna get like this graham crackers again. And then ikit-crumble ko lang siya. So, gaganan ninyo lang siya hanggang sa maliit na maliit. And then what I do is, i-sprinkle ko lang siya sa taas. And then dito sa side, ganito. I-sprinkle mo lang siya ng ganyan. And then, tapos na siya. See how fast it is? And then, ilalagay lang sa fridge para i-chill ng konti. And then, ready to serve na sa Christmas. See? It just take me like what? 15 minutes? Tapos na ang dessert nyo na pinakamasarap ngayong Pasko. See? Guys, this is the finished product. Look at that. Mango. And then, yung mga crumbles dito sa side. Tapos, yung top, yung heavy cream. So, ilalagay ko lang siya sa fridge ng mga 30 minutes. I-chill ko siya doon. And then, ready for serving na. Okay?
gagawa ng mango float na dessert ngayong Pasko. So, may iseserve nyo ito na in about like 15 minutes bago magpasko, gawin nyo. And then, ilagay nyo lang sa ref nyo. And then, the following day, may iseserve nyo na sa mga bisita nyo or sa ating mga pamilya. Okay? So, hopefully, you have a good Christmas. And I'll see you on my next video.